Ang hito ay isa sa mga pangkaraniwang pagkaing isda kung saan ang pag-aalaga nito ay unti-unti nang lumalaganap sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa Southern Tagalog, isa si Ginoong Cornelio Kasipit, mas kilala sa tawag na Caner, sa mga matagumpay na nag-aalaga ng hito sa fish ponds. Kung narinig na kwento mga ano sila, mga maganda ang inaanin, mga ganun. Sumubok ako mag-hito, kaya lang grow out. Sa cakes naman yun, sa cakes lang. Sa humigit-kumulang na 3,000 pisong panimulang kapital, nagawa ni Caner ng mga pag-umpisa sa pag-aalaga ng hito at sa loob lamang ng isang taon, ang isang fish cage ay naging 6. Ganda nga ng history eh. Ang misis ko noon, ooperahan. Ooperahan dyan. Ganda ng istorya. Ooperahan ang misis ko sa Goiter. Eh di naganda kami ng 20,000 kasi sa hospital ooperahan dyan. Anim na butas yun na lahat puno ng damay. Kasi may joint partner ako eh. Parang ang akin, ang kanya labor capital, akin yung financial capital. Noong una. So, yung labor naman niya, pag-aayos ng net, pag-ano ng mga kawayan. So, nakapagtayo kami ng isang cage. Yun nga, nagsimula kami sa 3,000. And ang partihan namin noon, unang-unang hatian namin, tigdi 3,000 agad kami. Pasok, bukod yung nakuha na namin yung kapital, ha? Nakuha namin yung kapital, gumita kami ng tigdi 3,000. Ay di, ang pinakamalaki namin yung partihan is 14,000 within 1 month. Wow! Ang hito ay maaaring alagaan sa ilog, sa tabing dagat, o sa tabing lawa, o kaya ay sa fishpond. Nasubukan ni Caner ang lahat ng mga ito, ngunit sa bandang huli ay pinili niya sa fishpond. Ang mga unang experience ko sa ilog, sa cage, sa tabing dagat, tumagalong, hindi sa rake. Ang mahirap kasi doon sa tabing dagat, pag lumaki na tubig, titigil na kami. Parang seasonal lang siya. Pagkakati lang siya, pagka maganda lang kakalmahan, medyo may nagahangin, nakasanghangin. So, alam pwede, pero pag umangin na, wala kang magagawa. Pinupwersa ka ng kalamidad na umalis agad. Hindi katulad dito sa talagang pan, sa hinukay talaga, kahit nag-uulan, huwag lang malaki-malaki tubig, kaya ituloy yung operation. So, sa ilog naman, kaya naman kami tumingin pansamantala din sa ilog, gawa ng pollution kada tag-ulan. Oo, kaya kami tumigil. So, pagka naman pasamay yung tagulan, pwede na uling maglagay. Nagiging seasonal din. Hindi nagiging regular yung pangalawa. Kung sa pagdahin ang rason, para bang mahina na katawan ko sa pagdadagat. Kaya naghahanap na rin ako ng ibang bakit ako na dito. Hindi dahil ng sakita. Kumbaga, paedad na rin ako. Ang bawa, dito na lang sa buhay. Diba? May katulong pa lang na isa. Hindi na katulad yung dating bata-bata pa ako, magdagat ako dyan, magdamag ako sa laot, pwede. Eh ngayon, medyo may edad na, eh di siyempre, hindi ko nakakayanin lahat yung mga ganong trabaho sa laot na abuti na magdamag, mabasa ng ulan. Ay kung naandito, meron lang akong katulong na isa, meron katulong. Ayun, hindi ako masyadong nahihirapan. Dahil sa pangangailangan ng mga anak sa eskwelahan, naisip ni Caner na gumamit ng sistemang staggered stocking kung saan sa yugtong-yugtong paglalagay ng similya, sila ay may aanihin buwan-buwan. Kasi ang ginawa namin, every month, bebenta kami.
Kasi nga, kailangan ng mga anak kong monthly fare. Eh, hindi naman bigla yung bayad namin sa school ng mga. So, ang ginawa namin, staggered ang stocking. Na tinitiyempo namin aani sa isang buwan. Yung aani ng buwang buwan, basta ganun. Ayon kay Canel, mas malaki ang kita sa pagbebenta ng fingerlings ng hito kaysa sa pag-aalaga at pagbebenta ng marketable size. Dahil dito, nais siyang matuto pa tungkol sa pagtuturok o artificial insemination. Ang pinakabago kong experience dito, yung pag-aalaga ng fry, ng maliliit pa lang. Yung mula doon sa pagkapisa, natuto na akong mag-aalaga. And nakita ko, mas malaking kita dito sa pagbebenta ng fingerlings kaysa sa mag-grow out. Kasi yung muling experience ko itong last month, last April, nag-alaga ako ng isang kahon. Ang isang kahon kasi, ano yun eh, ang estimate ng estimate doon more or less 100,000 pag mabubuhay mo na 100%. 100%. Pag 100% ang mabubuhay mo. Ngayon, maka 50% ka lang ba, 50,000 lang. Ganun, malaki pa rin ang tubo. Kasi 3,000 lang yung isang kahon, yung presyo. Pagkatapos, mag-aalaga ka for 1 month. Sabihin na natin, ang ginagastos namin sa patubig, pakain, mga 3,000, 6,000. Eh kung nakahani ka na ng 50,000, times 60 mo na lang per fingerling, 30,000. Alos kalahati yung tubo. Kaya ayon pa rin kay Canel, hindi problema ang market ng hito dahil ang mamamili mismo ang nagtatanong kung kailan maghahango. Sa kasalukuyan, may mga biyahero na kumukuha sa kanya ng hito na siyang nagbabiyahe patungo sa mga mamamili. Nais ni Canel na magkaroon ng sariling sasakyan upang sila mismo ang magbiyahe ng kanilang isda dahil mas malaki pa umano ang kinikita ng mga biyahero kaysa sa kanila. Sa buong karanasan ni Canel sa pag-aalaga ng hito, maraming bagay na siyang natutunan at nais niyang ibahagi sa ibang tao na nais sumubok sa ganoong negosyo. Yung sa karanasan ba, parati kong inuunahan yung pangyayari. Alam mo? Naagapan na po. Alam mo, may nakikita na akong mga parang matamlay na isda. Opo. So, kailangan gawin mo na yung labas. Kasi gagawin mo din naman eh, bakit hihintayin mo pang dumami? So, yun yung naging lesson ko nung unang magpandalo. Kumbaga, habang tumatagal, nababawasan ko yun na yung race na maraming namamatay. Lumiliit na yung laban. Pero ang mahalaga sa akin, sa lahat, sasabi ko din sa lahat ng mga kasama ko na nag-alaga ng hito, pwede magsimula sa konti. Katulad po ninyo, 3,000 pesos. Pwede magsimula sa konti. Tapos, maging masikhay lang sa pagtatanong, kung mahihin magtanong sa iba, para pag hindi mo alam, tanong mo talaga. Eh, hindi mo naman talaga alam eh, bakit mo pipilitin niya alam eh, di ba? So, ganun. Ang pag-aalaga ng hito ay nakatulong na malaki sa pamilya ni Canel, lalo na sa pag-aaral ng kanyang 5 anak, kung saan 3 na sa mga ito ay may hanap buhay na at 2 na lang ang nag-aaral pa. Ako yung siguro may salamat din sa Diyos sa tulong tinulungan nila. Hindi lang sariling effort ko. Kasi noon nung kailangan talaga namin dahil pagmamatrikula.
hindi kami na hindi nag-overflow yung amin. Kahit may kalamidad na. Magkatulong-tulong kami. Silang lahat na lumusong din sa ilong. Tinatayo namin pilit yung mga cages namin. Maganda. Yung anak ko that time, hindi may bagyo. Lumaki yung tubig sa ilog. Lumaki din yung tubig sa ilog. Ang sigaw ng anak ko, Tay, agapan na natin ang ito, wala akong pang matrikula. Karaniwang tao.